Senator Miriam Defensor Santiago, DBM Secretary Florencio Butch Abad, Senator Cheese Escudero, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Gringo Honasan. Ito ay lima lamang sa mga opisyal ng pamahalaan na tahasang pinangalanan ngayon ni Rehabilitation Czar Secretary Panfilo Lacson na kasama umano sa listahan ni Pork Barrel Scam Queen Janet Lim-Napoles at Ben Hurloy na nakinabang umano sa multibilyong pisong pork barrel scam. Ginawa ni Lacson ang pagpapangalan sa mga umano'y kasama sa tinaguriang Napo-List matapos ang ilang linggo ng tila hulaan ng mga pangalang laman ng listahan. Kinumpirma ni Lacson na kasama rin sa listahan ang tatlong senador na nauna nang idinawit sa pork barrel scam na sina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jingo Estrada at Senador Bong Revilla. Wala naman daw sa listahan na hawak ni Lacson sina Senador TJ Gingona at Senator Franklin Trilon. Una nang sinabi ni Lacson na 12 incumbent at 9 na dating mga senador ang nasa listahan ni Napo-List at Louie. Nauna nang nagpahayag si Lacson na handa nitong isumite sa Senado ang listahang hawak nito. Samantala, ayaw naman kumpirmahin ni DOJ Secretary Leila Dilima ang 5 opisyal na pinangalanan ni Lacson. Maliban kay Lacson, mayroon ding hawak na isa pang bersyon ng listahan si Dilima. Samantala, kasunod ng lumulutang na mga listahan ng mga politiko at opisyal ng pamahalaan na nakinabang mula sa PDAP scam, nanindigan ngayon ang Kongreso na hindi na ito makikialam pa sa pag-iimbestiga sa kontrobersiya. Iginiit ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na mananatili umanong magiging tahimik ang Kamara ukol sa pork barrel scam. Base na rin sa napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga kongresista ukol sa isyu. Iginiit ni Speaker Belmonte, wala silang planong makisabay sa imbestigasyon na isinasagawa ng Senado at Department of Justice o DOJ kung sino-sino nga ba ang mga sangkot sa pork barrel scam. Ito ay sa kabila ng 3 ng mga resolusyong inihain sa Kamara na hinihinging magsagawa ng hiwalay na imbestigasyon ang mababang kapulungan ukol sa pork barrel scam. Because I think that I'm in favor of the Senate continuing their investigation. Tuloy nila. Hindi maganda yung there are two bodies doing it, no? Ituloy nila, ituloy din ang ombudsman yung kanilang investigation and so forth. Hihintayin na lamang ng liderato ng Kamara ang pinal na resulta ng investigasyon ng Senado at DOJ at doon na lamang umano sila gagawa ng aksyon kung mayroong mga kongresista ang mapapatunayang dawit sa kontrobersiya. Ako po yung kaibigan, Joash Bermejo para sa Newslight.